to, medyo nagkakaroon ng konting emotional pain siguro, pero yeah, maraming tinik sa dibdib, no, pagdating sa relationship, pero malalampasan nyo rin yan, mga ka-pixie, and dadating din yung swerte sa inyo. Kaya nga, yung fin-focus nyo na lang muna sa right now is more on kaperahan, mga ka-pixie. So, nagiging busy na kayo at the same time, gumaganda pa yung takbo ng pera nyo. And, nakikita natin na nagiging maswerte kayo, mga ka-pixie, pagdating sa kaperahan. And, yun nga yung sinabi ko din sa inyo sa relationship na kung nagkakaroon man kayo ng problema right now, it doesn't mean na forever na yung problema nyo, kasi nakikita natin na magkakaroon din kayo ng mutual understanding or agreement itong person na to, so maaaring magkaayos din kayo and parang itatapon nyo na yung mga bagay na yung issue nyo ba, na kung ano man yung naging issue nyo, yung pinagtalunan nyo. Hello guys, Love Scorpio. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight, mga ka-pixies, ang inyong new moon kapalaran para ngayong May to June. Again, para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito yung general reading lang guys, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng moon at saka yung energy ng Scorpio. So, ito yung energy ng moon, mga ka-pixie. Ngayon naman, hanapin ko yung energy ng Scorpio. Ito. So, Scorpio, kayo ay represent ng King of Cups sa ating spread, mga ka-pixie. Comment down below, guys, ha, if nakaresonate kayo sa mga messages para sa inyo. Yung new moon ngayong May, mga ka-pixie, ay mag-start sa Friday or Saturday sa atin, mga ka-pixie. Makikita nyo na madilim na madilim yung kalangitan, so walang buwan, and or madilim yung buwan. Yung next nyo mo naman sa next month is sa June 17 naman, mga kapiksi. So ang reading na ito ay para dyan sa period na yan, mga kapiksi. So ito'y combination ng positive and negative energy, mga kapiksi. Unang-una, huwag kayo masyadong makipag-away. Huwag masyadong mainitin ng ulo, mga kapiksi. Huwag masyadong sumausaw sa mga issue na wala namang kinalaman sa inyo. Yung iba sa inyo guys, kasi maaari kayo mabiktima ng politika. So, pwedeng sa trabaho yan, mga kapiksi. Comment down below guys if nakaka-resonate kayo. Parang yung iba sa inyo, baka mabiktima kayo ng pamumulitika ng ibang tao. Especially if merong may mga galit sa inyo guys or may mga naiinggit sa inyo. So, it's better to protect yourself at all cost. Umiwas no, sa mga toxicities, mga ka-pixie, and mag-focus na lang kayo sa inyong trabaho guys. No, focus on yourself, focus on becoming a better version of yourself, mga ka-pixie. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko merong doble kara. Comment down below if nakaka-resonate kayo. Parang merong dumadoble kara na pwedeng kapag kaharap nyo sila, ang bait-bait nila, pero pwedeng tinitira kayo nito pag nakatalikod na kayo or kapag hindi nyo sila nakikita, ganyan. So, mag-ingat kayo no, sa mga sinishare nyo ng mga kwento or mga masasela na impormasyon. Baka kasi mag-backfire sa inyo, mga ka-pixie, and kayo pa yung may lumabas na may kasalanan. Okay, so again guys, no, kahit na kakilala nyo pa, don't easily trust other people. Mas mabuti na yung nag-iingat kayo, mga ka-pixie. Okay, pero other than that guys, no, nakikita natin na pagdating naman sa inyong kaperahan, stable at secure naman yung pagdating ng pera sa inyo. Actually, mas magiging busy pa nga kayo ngayong buwan na to or ngayong season na to, kasi talagang ang fino-focus nyo is more on money, money, money. Yung iba sa inyo pagdating sa relationship, medyo malungkot kayo, ganyan. Romantic relationship, so baka meron kayong pinagdadaanan ng inyong partner or specific person na kahit na in a relationship kayo, parang hindi rin naman masaya yung connection nyo right now. So, medyo nagkakaroon ng konting emotional pain siguro, pero yeah, maraming tinik sa dibdib, no, pagdating sa
relationship, pero malalampasan nyo rin yan, mga kapixie, and dadating din yung swerte sa inyo. Kaya nga, yung finfocus nyo na lang muna sa right now is more on kaperahan, mga kapixie. So, nagiging busy na kayo at the same time, gumaganda pa yung takbo ng pera nyo. And nakikita natin na nagiging maswerte kayo, mga kapixie, pagdating sa kaperahan. And yun nga yung sinabi ko din sa inyo sa relationship, na kung nagkakaroon man kayo ng problema right now, it doesn't mean na forever na yung problema nyo, kasi nakikita natin na magkakaroon din kayo ng mutual understanding or agreement itong person na to, so maaaring magkaayos din kayo and parang itatapon nyo na yung mga bagay na yung issue nyo ba, na kung ano man yung naging issue nyo, yung pinagtalunan nyo ng person mo na naging issue nyo, yan. Parang itatapon nyo na siya and i-disregard nyo na siya, kasi importante pa rin sa inyong dalawa yung connection nyo sa isa't isa. Okay? So, wala namang problemang hindi nalalampasan or hindi nasasolve, mga kapixie, basta mag-usap kayo ng maayos ng iyong person. Yes, and may happy ever after kayo, mga kapixie, may forever kayo. Ibig sabihin, magiging masaya, no? You will experience abundance of happiness ngayong season na to, and parang makaka-experience din kayo ng pagiging maswerte, mga kapixie. So parang the universe will flash evidences of you being lucky, no? Ngayong season na ito. So alam nyo na, swerte, di ba? So always tell yourself na maging na maswerte ka. And actually guys, may mga pampaswerte subliminals din tayo dito, no, sa ating channel. Talagang subok na yan, kahit anong pampaswerte dyan, basahin yung super dami ng comments, mga success stories, no. So pwede nyo rin yung pakinggan, mga kapixie, para madagdagan yung mga swerte nyo sa trabaho, sa buhay, sa negosyo, sa relationship, ganun din, no. So kayo na yung bahalang mamili, mga kapixie. Libre lang yun sa YouTube, guys. Alright? So, yeah. Magaan na magaan yung energy nyo, Scorpio, ngayong new moon season. So, pagpatuloy nyo lang yan, guys. So, tingnan natin yung additional na messages para sa inyo, guys. Gamit itong deck na to. Shuffle ko yung cards, guys. Habang sinashuffle ko to, naka-flash sa screen nyo yung mga updated na offers dito sa ating channel. So, una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course. It's a paid course, guys. Para sa mga kapiksin natin na gustong yumaman, umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful, maswerte sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi. Kapirahan yan, mga kapiksin, no? So, kung gusto niyo umasenso at umunlad ng bonggang-bongga, para sa inyo ang course na yan. And dumadami na yung success stories niyan, mga kapixie. Especially kung feeling niyo minamalas kayo kahit anong trabaho niyo, kahit anong sipag niyo sa pagtitrabaho, pagnegosyo, wala pa rin nangyayari sa buhay niyo. So, tuturuan ko kayo dyan sa course na yan para umangat yung buhay niyo, okay? So, wag na kayo magpahuli, guys. No? Dumadami na yung success stories niyan. Mag-avail na kayo ng course para sa inyo yan. And yung ating bagong offer, mga kapixie, meron tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So if meron kayong mga specific na minamanifest sa buhay nyo, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng career or money, pwede kayong magpa-coaching with me, mga kapixie. So yung usual na request na nareceive natin is more on love and relationship, yung mga gusto maging ma-okay sila ng kanilang partner o SP. Okay, so for prices and discounts, guys, mag-send lang ng email sa pinipixietaro@gmail.com. So, ito yung additional message para sa inyo, mga kapixie. Full moon in Libra, no? A win-win outcome is forecast. So, win-win ito, mga kapixie. Ibig sabihin, everything will work out for you. Everything is going to be in your favor, mga kapixie. Kahit anong pang piliin nyo, kahit anong pang mangyari, win-win at win-win. Pag sinabing win-win, panalo-panalo. Okay? You are the true winner, mga kapixie, ngayong season. So, magandang affirmation yon, guys. Everything is working out for me. Everything is working out in my favor, para everyday talaga nagiging pabor sa nyo yung mga bagay na nangyari sa circumstances nyo. Pwede nyo rin sabihin na my world takes care of me. The universe takes care of me. Ganyan, okay? So, isa yun sa mga affirmations na pwede nyo idagdag on a daily basis, mga kapixie, para talagang umaayon lang sa gusto nyo kung ano yung gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Alright? Let go of that which is falling away. So,
yung mga tapos na, yung mga past na, mga kapiksi, kalimutan nyo na. Especially doon sa relationship kasi nakita natin na nagkakaroon kayo ng mga issues sa relationship, mga kapiksi, no? Kaya nga sabi ko, maaari kayo magkaayos ng person mo, tapos kakalimutan nyo na yung pinag-awayan nyo. So, that's very important matter na dapat ginagawa nyo, no? Pag tapos na. Kapag nag-away kayo, tapos na, di ba? Huwag nyo nang balik-balikan yung pinag-awayan nyo. Huwag nyo nang i-bring up ng i-bring up yung past issues nyo. Kasi pagka palagi nyo siyang bini-bring up sa inyong partner, you're always flashing it back, mga kapiksi. Kumbaga parang hinihila nyo na naman siya pabalik sa buhay nyo and magiging issue na naman siya. So, wala nang katapusan. Kung gusto niyo magkaroon ng kapayapaan sa relationship niyo or kahit sa anong bagay, kahit anong aspeto ng buhay niyo, mga kapiksi, yung mga negatibo, itapon niyo siya, no? They don't serve a purpose in your life. Ang purpose lang niya, isirain yung buhay mo and bigyan ka ng stress. So, gusto mo bang ma-stress ka? Gusto mo bang pumangit ka? Siyempre, hindi, di ba? So, wag mo nang isipin yung mga bagay na tapos na para hindi na maging issue ulit sa buhay niyo, mga kapiksi. See the other person through the eyes of love. It will change your perspective. So, especially guys, kung nagkaroon kayo ng kaaway, ka-conflict, ganyan, with your SP or kahit sino, alisin yung mga galit, no? Huwag kayong magtanim ng galit. Toxicities, grudges, yan. Alisin nyo yan. Instead, look them through the eyes of love. Pag-ibig, pagpapatawad, di ba? Pang-unawa. Para magbago yung perspective niyo sa kanila. It's time for you to make a firm decision. If meron kayong mga kailangang pag-desisyonan sa buhay niyo, mga kapiksi, you have to decide kung ano talaga yung gusto mo. Okay? Kasi dun yung starting point ng buhay mo. If alam mo yung gusto mo, nakapag-desisyon ka na, eto na yung gusto kong mangyari, the universe will support you, no? Because the universe will give you experiences, evidences that will support your decision. So declare what you want, know what you want, and declare what you want, mga kapiksi, para alam mo yun, supportahan ka ng universe. Time for you to focus on yourself for a while. So, wag nyo kakalimutan yung sarili nyo. Self-love, self-care, self-worth, mga kapiksi. Mayroon din tayong self-love subliminal dito sa ating channel na pwedeng makatulong sa inyo. Look after yourself, but avoid vanity, mga kapiksi. For some of you, now is a great time for a makeover. Sa mga gusto lang naman, no? Kung ayaw nyo, edi wag. Basta comfortable kayo sa sarili nyo. Some people, gusto nila yung may mga makeovers, ganyan. Nagpapagupit ng buhok. Yun lang naman yung madalas, no? Nagpapasalon, nagpapaspa, ganyan. Yeah, as long as masaya kayo, why not? Kung ayaw nyo, okay lang din naman. Basta comfortable kayo sa sarili nyo and masaya kayo. That's all that matters, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Scorpio, if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-like and comment para sa ating energy exchange, guys. Ito yung iyong message from the universe. Kung hindi mo pa napapanood, panoorin mo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.